Hey guys, sa sabating ngayon ang Triumph Trident 660 na may SRP na 516,000 pesos, 600cc, inline 3, all LED lights, fuel injected, liquid cooled, dual channel ABS, dual disc brakes sa harap, 120 sa harap, at 180-55 naman ang gulong sa likod, with 14-liter fuel tank capacity, with weight of 185kg, at meron siyang 14-liter fuel tank capacity. Ayan, tapos ito guys is yung demo unit nila dito sa Wiltech. Triumph na Vizia is naka-open type na siya na grabe guys, termin yun eh, no? Shorty. Then Nissin calipers, ayan, dito sa harap ng dual Nissin calipers. Then kitang-kita naman guys ang naked 660cc. Then ito ang kanyang panel gauge na digital. Diba? Ayos. So dito sa harap is kitang-kita ang pagiging neo-modern classic niya. Neo-modern classic bike na. And then, bilog, then LED lights na. Tapos, dito pa yung logo ni Triumph. Ayan. Then, kita na dito yung panel gauge. Signal lights, LED rin. Then, ayan, naked handlebar. Ang inverted fork na Showa. O nga pala, Showa ang inverted fork. At, syempre, ang kanyang front fender. Ang ganda ng color combination niya. Ganda. Then, sa likod naman, ito ang kanyang tail light. Ayan, LED light. Naka- dikit na siya, nakahulma siya sa pinakabuntot ng motor. Ayan. Then, ito yung kanyang silya, malambot at one piece lang siya. Ito yung seat cover. Ayan. Yung medyo malagkit. Rear monoshock Showa. Then, ito yung kanyang stock tire, Michelin, harap at tikon. 180-55, 120-70. Yung rear fender niya, nakadugtong na dito sa likod. Ayan. So, mas popogi ito pag yung tail tidy. Hindi ko lang alam saan nila ilalagay yun. Pero, ayan. So, ito signal light, plate light, then plate holder. Then, ito yung tank niya. Kinaganda guys, it's kahit 600cc siya, is hindi siya bakal. So, naka-cover siya sa fairing. So, kahit yung kapinakita mo, meron ditong parang ano, makapal na plastic pa din. Nandiyan yung Trident. So, dito may kapinakita mo. Plastic, so hindi masyadong mainit. So, proven ko yan dahil niride ko siya walwal hanggang gabal doon. So, mga sa around 30 to 40 kilometers. Then, 80 kilometers balikan, hindi naman ako napasok sa hita kasi nga, plastic yung fairings niya. Then, ito dito yung logo ng Triumph na nalaki. Sticker lang siya, so pwede mo makalasin kung ayaw mo na may kanyang logo. Then, dito, yun yung radiator niya sa harap. Ayan. So, wala pa siyang radiator guard, so yun yung delikado dyan. Then, syempre, foot brake, tapakan ni Rider, tapakan ni Angka. So, walang problema kahit bakal yan kasi wala naman ako naramdaman na vibration sa foot brake. Kaya, goods na goods to. Kahit sa handlebar, wala akong naramdaman na vibration. So, hindi naman tayo sa digital panel niya na colored na. Ayan. So, ito pinapunta siya yung oil, engine, check engine, then gear indicator, clock, tapos date, neutral, ayan, wala neutral ka, ABS, then tachometer, fuel indicator, speedometer. Then, pag kinlik mo itong up and down, is ito ang mabago. Pag down mo, main menu, so may ito yung check na logo, pag chinek mo, yan ang lalabas. Ayan, riding modes, bike setup, trip setup, display setup, reset to default. So, back mo lang ito ulit. Back, ayan, babalik siya. Then, down arrow, yan ang lalabas, trip 1. Then, pag nilip mo, trip 2. Ayan lang, trip 1, trip 2. Then, baba ulit, fuel status. Wala na. Then, yan, engine temperature. So, kailangan mo yan i-check kapag cold start ka. Kailangan 3 bars. Then yung kanyang service interval. So, ito yun. Kung kaya mo siya kailangan pa service. Then, yung kanyang backlight ng kanyang panel gauge. Ayan. Then, balik ulit doon. So, yun lang naman ang purpose ito. So, ito yung grip, passing light. Ito yung high beam pala. Yun. Ah, okay. So, pag hinold mo na gano'n, high beam na.
binabaw ng plastic. Ay, galing. Combination na. Then clutch. Yung check nasa main menu, signal lights, then busina. At yung, ito pala guys, yung sa riding mode. Ito. Pag pinindot yun, road mode sa rain mode. So, yun lang naman yun. Pag road mode, mas kailangan ng mas maraming tiga. Pag rain mode, sakto lang. So, mas okay yung rain mode. Then, syempre, naked handlebar. Then, may logo pa ni Triumph. Then, ride-by-wire na to. Ayan. So, walang laro ng cable. Then, adjustable lever, front brake. Then, kill switch, hazard. Ayan. Then, side mirrors. Ayan. Dito sa gilid, kita pa rin yung radiator cover na pula. Ang ganda. Then, syempre, engine, 660cc. Shifter, 6-speed. Tapaka ni rider, tapaka ni angkas. Na, detachable. Eh, natatanggal. Ayos. So, dito naman, tanggal ng susian para matanggal yung silya. So, chain and sprocket. Then, tire hugger. So, syempre, yung rear Showa monoshock. So, that's it. Ang vlog natin sa Triumph Trident 660. Very powerful bike, 660cc. Hindi siya ganun kalakas sa gas na ina-expect ko na sobrang walwal. Kahit iwalwal ko na bomba ko ng bomba is mabis mo ubus yung gas. Hindi siya ganun guys. So, inline 3. Ang sarap sa tinga, dagundong talaga. So, yun. SRP 516,000. Tama ba ako? At yun, maram siya available color ngayon na lumabas. So, ito yung pinakauna ata. Yung silver gray. Yeah. So, maram siya matte black, matte orange, at yung all black na may red decals. So, yun. Dito yung available dito guys sa Wheeltech Kabalatuan sa Bitas Big Bike Complex. And available dito sa Triumph Nueva Ecija. So, yun. Maram siya guys. Please like and subscribe. Bye.